Mexican foods and other cool desserts. Merong mga nagpadala. And sa mga naghahanap ng Mexican food dyan, malay nyo, ito ang mapagtipan nyo. Yeah. Let's go! Kumusta mga rich kids? So today ay meron na mga padala at hindi ko na patulog. Pa! So ang nagpadala is from Lost Kitchen. Yes. No, kung gusto niyo magkaroon ng idea kung bakit Lost Kitchen is merong magtatalong magkaibigan. And dahil nasa culinary school sila. Ano? Culinary. So nung time na yon, lagi silang pagod at puyat because sa shift at sa mga ginagawa nila at sobrang sabog at bangag na bangag sila. That's why lost daw sila. Kaya napag-isipan nila ang Lost Kitchen. Yun lang naman yun at wala ng iba. True. Bago ang lahat guys, located sila sa Telabastagan. So as of now, home-based muna sila. Wala pa silang physical store. But don't worry guys, kasi meron na silang delivery via Mangan PH. And syempre, please like and follow their Facebook page and Instagram page. So maybe kanina pa lumalabas-labas yan dito. And para naman sa prices, Prices. And for faster transactions, guys, you may contact them. Sabo pa. Kung meron kang mga tanong na nakakalos, malay mo, masagot nila. So, pwede rin kayo, guys, na mag-message sa Facebook page nila kung meron kayong order. And pwede rin kayong mag-advance order. Available sila from Fridays to Sundays. So, ihuli natin ang desserts. Unahin natin itong masarap na mga pagkain na hindi mo matitiis. Yeah, so unahin natin ang tacos din. Tacos de carnitas. Yeah. Our tacos are made of premium ingredients and the pork is simmered in water and aromatics until tender and the water has evaporated and then the pork fries in its own fat until browned and a little crispy. It is served in tortillas and with chopped onion, tomatoes, cilantro, and cabbage. We also have three sauces. So meron silang salsa. And then yung salsa verde and our favorite garlic yogurt sauce. So, let's try guys! Napakasarap niya guys, napakasarap ng salsa. Masarap din yung salsa verde. Iba-iba sila ng atake. But my favorite, though, it's the garlic yogurt sauce. Hindi siya ganun kalakas yung tapang. Hindi siya ganun kalakas yung suntok. Pero nandun yung creaminess at saka yung garlicky niya. And I think it's really perfect for tacos. Mas gusto ko siya. Pero masarap din naman yung iba pag feeling mong gusto mong mag-try naman ng ibang flavor. At least, di ba? Sa isang tacos order mo, nandun na yung talong sauce niya. Marami kasi is tinitipid nila yung sauce. Pero this one talaga, they're gonna give their all out because they are lost. Yeah, so for me naman guys, first time kong nakakain ng ganitong type ng tacos. Kasi usually, yung tacos na natitikman ko is the usual na ground beef ba yun? Ground beef and then yung kung ano-ano man yung nilalagay. But this one, it's pork. Pero naging ano siya, ano tawag dito? Parang corned beef. Pork siya, pero parang siyang mga flakes or strips or something. Strips. And then, hindi siya messing kainin except for the fact na yung sabi nga nila kanina, nagpiprito yung mismong pork sa mismong taba niya. So, as in legit yung taba niya, guys, tumutulo talaga kapag kinain mo. Pero overall, nandun yung Mexican taste, ganyan. Tapos, pinaka gusto ko naman dun sa three sauces is yung salsa verde kasi, yung salsa verde kasi binabalance niya lahat ng flavors for me. Kasi nung tinikman ko yung garlic yogurt, mas nalasahan ko yung nilagay mo napakadaming lime kaya ang asim niya. Kaya mas nagustuhan ko yung salsa verde. But overall guys, it's masarap. Parang yung pork is hindi mo siya mahanap sa ibang pork. Sa ibang food. Okay guys, we're gonna go with the next one. The next one is quesadilla. Yeah. Ito yung chicken naman this time. Kung kanina, yung tacos nila is pork, yung quesadilla naman is chicken. So it's for
8 pieces, 135 pesos. So, ang sabi nila, our quesadilla is not your average quesadilla. Mm. There is just something so comforting about a hot, cheesy-filled tortilla. These aren't just any chicken quesadillas. Quesadillas have a secret, magic, yummy sauce that take this to another level. Mmm. Totoo ba? Totoo. Legit? Mm. What if pinag-mix mo yung dalawang sauce? Wag mong subukan. In fairness sa quesadilla nila guys, makapal. The garlic yogurt is more comforting. Yung parang sobrang light lang ng kinakain mo, sobrang chill lang ng cheese. Sobrang sarap sa chan. And yes, it's really good. I like it. Ako naman guys, first time kong maka-experience ng ganito kakapal na quesadilla. Ayan. Pali yung mga kinakain ko na ganito, as in flat. as in flat sila. Pero ito, nakikita mo talaga yung chicken. And hindi ko alam paano yung nangyari, pero ang kapal ng chicken, pero super cheesy pa rin siya. Pero mas gusto ko pa rin yung salsa na sauce dito. So guys, ito yung Sansrival nila. Our Sansrival is creamy and buttery and is made of nutty meringue layers. Merang merengue and creamy French buttercream filling and crunchy cashews. This is the favorite food naming dalawa or dessert is Sansrival. And I think this is better, especially kaysa sa Toll House. Toll House sobrang buttery, sobrang dami ng sauce and daling masuya. Pero super inam-nam nun eh. So ito talaga binalansin niya lahat. Gusto ko yung pagka-chewy nito. As in, para kang kumakain ng, alam mo yung kapag niref mo yung sneakers or yung cloud nine. Para siyang ganon. And then, nalalasahan mo talaga yung nutty flavor dito sa Sansrival na to. Tapos, matamis siya, pero hindi siya super tamis. Tirahin muna natin yung chocolate chip cookies nila. Yun. So, ang sabi sa chocolate chip cookies nila, there are hundreds of chocolate chip cookies recipes out there. Everyone has their favorite, but ours is definitely one of the chewiest and exploding with chocolate, and it is one of our best sellers. Punong-puno siya ng chocolate, ayan, sa loob. Pero yung mismong cookie dough niya, hindi siya matamis. Yung cookie dough hindi matamis, pero yung chocolate, matamis siya. And if naghahanap ka ng cookie na hindi sumasalbag habang kinakain mo, yung crumbs na yun, hindi siya nagka-crumbs. Wala siyang crumbs. And kung naghahanap ka ng cookies na walang masyadong matitigas na parts, kung nahirapan kumain or kung na-brace ka, or kung wala ka ng ngipin, masarap to for you. So next naman guys, yung frozen brazo de Mercedes. So it's for 220 pesos. Ang sabi nila, brazo de Mercedes is a type of rolled cake made from a sheet of soft meringue with custard filling. This heavenly cake can be considered as one of the all-time favorites in the Philippines, but we elevated it and added ice cream. Oh, may ice cream and graham crust to add. So ayun guys, kita nyo naman, medyo lusaw-lusaw na ang braso de Mercedes, pero para sa inyo at para sa vlog, kitang-kita nyo naman, matigas-tigas pa. At ganyan ang kanyang itsura. Diba? Stop! Again. Back the video. Texture and elevate the cake. Mm-hmm. So, ang alam ko sa Brazo de Mercedes, usually yun yung mga naka-cups, diba? Yung lagi mong binibigay sa akin dati. Yung ano, very very soft. Ayan, yung parang ganito lang siya. Guys, when I said it's really exceptional. Grabe, may ang dami niyang layer. May ice cream, tapos na doon pa yung, alam mo yun, yung parang grahams, at saka yung parang yema sa loob. Guys, hindi naman sa favorite namin siya. Pero kita nyo naman yung pagkaubos niya, guys. Guys, iba to sa alam kong frozen brazo de Mercedes. Kasi yung alam kong brazo de Mercedes is ito lang yung nasa top niya and super tamis niya. No, may mga types na super tamis niya yung kapag bibigyan ka niya ng mga naka-cups, after isang cup, parang ayaw mo na, parang next time na lang kasi super tamis. Masa nga, isa kaga lang eh. Oo, ganon. Yung hindi mo mauubos yung isang cup, diba? Pero for this one, guys, gusto ko yung idea na binigyan nila ng ice cream to balance all the flavors. Yung akala mong super tamis, nung binabasa ko, may grahams na, may ice cream pa, yung brazo mismo, parang ang tamis. Pero nung natikman ko, hindi siya matamis, guys. So far, ito yung favorite ko. So next naman, so this is the last but not the least.
So yung kanilang tres leches, so this one is for 280 pesos each. So ang sabi nila, so pasensya na guys kasi alam nyo naman kung gaano ko kalamsi. So ang nakasulat dito is thank you Kit&Hanah, pero kanina pasensya na po talaga, natabig ko nung pinipicturan niya. Natabig so, mo because? It happens all the time. So ayun, going back, ito po yung kanilang tres leches. So ang sabi nila, it's rich and soupy. Ah, soupy. Rich and soupy sponge cake soaked in 3 milks. So, tatlong klase ng milk. So, evaporated, condensed, and whole milk. Our tres leches is topped with oozing caramel sauce and whipped cream. You can also add some chocolate bits. So, meron na tayong na-try na tres leches, diba? But that one, yung isa naming na-try na tres leches, is the Pinoy version. So, instead of milk, ginamitan niya ng different kinds of chocolates naman. So, yun yung own version niya. Pero for this one, ang alam ko, ito yung original na tres leches from Mexico. Ang sarap. Talaga? Although guys, although matamis siya, but they will give you a different experience when it comes to texture at saka yung breadings. Tinitikman ko, baka dahil sa icing yung... Tamis? Tamis, pero hindi super tamis yung icing niya. Siguro dahil sa caramel? Para sa akin, even though matamis siya, masarap siyang balik-balikin. Feeling ko pag hindi ito ganito atamis, hindi siya ganyan kasarap. Masarap siya guys in a way na matamis siya, pero dahil meron kang nalalasahan na three different kinds of milk. Lasa mo siya girl. Hindi mo ba? Perlayer to eh, hindi ba? Sige. Parang nasook siya sa mga yan, di ba? So syempre, hindi mo nalalasahan yung condensed milk? Nalalasahan ko. Feeling ko yun yung matamis, yung condensed milk. You don't need to argue. Maraming salamat sa panonood. Pero bago matapos, don't forget to subscribe and like nyo na rin sila. At bago ang lahat is pipiliin namin kung anong favorite namin at ano kung hinihintay mo yan. So guys, ang pinaka-favorite ko, syempre, dun sa dalawang Mexican food, I'd go with the tacos. No, go with this quesadillas. Tacos with the salsa sauce. Tapos sa mga desserts naman, no, grabe, hindi ako makapag-move on dito sa frozen Brazo de Mercedes. Plus, gusto ko rin yung Sansrival. So guys, huwag niyong palampasin yung mga yun. So kailangan niyong itry, especially. Wala nang paligoy-ligoy pa. Wala nang patumpik-tumpik pa. Dito na namin tatapusin ang video nito. Maraming salamat. At sana hindi kayo na-loss sa mga pinagsasabi namin. At nagkaroon kayo ng idea kung anong o-orderin nyo next time. Maraming salamat. At kung nagtatanong kong bata, ang bio Richkids na ganyan, hindi yan mawawala dyan. Kailan ako daw. Maraming salamat. Stay weird. Datang po kasi ako. I'm lost. Embrace the grind. Sabi sa inyo, I'm lost sa mga to eh. Saya ka, girl. Embrace the grind! Alam ko. And see you at the top. Bye-bye!